Hi guys, welcome back to another vlog versus Stress Maria here, and we just got here at the National Shrine of La Salette na matatagpuan dito sa Barangay Bigat 2, Silang Cavite. So we are waiting for the mass, first mass of the day, that is 8 a.m. to 9, and then another mass in the afternoon. Bale, dalawa lang yung mass nila dito kapag Sunday, and we are here at the parking, ayan, getting ready. So I will show you guys yung surroundings ng church kasi very ano, mapuno, ayan. Wala pa masyadong tao kasi medyo matagal pa magsimula yung mass. Ito yung church. Medyo maganda yung weather, malamig, daming puno kasi ayan si Persus, diyan yung mga girls, diyan yung mga kasama namin. Mahangin siya, ang daming ibon. Makikita nyo mga naglilip para yung mga ibon. Mapuno, at ito yata yung gymnasium nila, ayan. Iikot tayo dito. So kung pupunta kayo dito, along Aguinaldo Highway lang siya. Silang, Barangay Bigat 2, Silang Cavite. Nasa gilid lang siya ng ano, kaya makikita mo kasi malaki yung sign. Signboard sa labas. Kitang-kita. Oh, let's go, let's go! Wow! Naka-outfit na siya! La, arti-arti pa! Baliw na naman. Arti-arti pa nga! Versus! Versus! May dog doon. Bakit may ano? May lawit siya. Kwetot! 30 minutes before the mass starts. Ano? May jacket ka pa naman dyan? Lakad-lakad tayo. Sabi kay daddy, hindi nang kalakang sasakyan. Retreat house to. Akita, akita. Ano pala to? La Salette College of Seminary. Ayan, sa mga nagbabalak. Dito kayo pwede, College of Seminary. Tapos ito yung kanilang Novitiate House, College Seminary, Office Store, Youth Center, Jubilee Center, Marian Center, Retirement House, and St. Joseph Dorm. Tapos may grotto doon. Retreat area din. Ah! Ganda ng ano. Ay, gago ka ate. Naka ano ako, Teya naman. May ano doon. May grotto. Ala, kalachuchi. Ganyan yung atin, kalachuchi. Pero maliliit yung atin. Ito yung meron din sila mga Stations of the Cross. Sari-sari store andun sa kabila, ang dorm. Sarado. May dorm sila. Diyan nakatira yung mga supposed to be mga pare. Andun doon yung Station of the Cross. Ayan, diyan ang ating pambansang bayani. Si Dr. Jose Rizal. At may nadaanan din kami kanina doon na parang mga cross. Doon siguro nililibing yung mga
nagiging pare dito. Tapos ito yung kanilang daming statues sa loob po. Hindi yata kita. Daming puno, mga acacia tree. Yan oh. Ganda, malamig. Oo nga, heart shape yung ano oh. Prune. Station of the Cross this way, ito. Yan yung kanilang Station of the Cross. Paikot lang dyan, ha. Oh. Yan. Wala, balete ba to? Balete to? Wala. Balete drive. Lalaki ng puno, napakalamig. Ang daming anong kaya, ang daming ibon kasi ayan yung kinakain nila, oh. Ayan yung kinakain nila. Kita nyo? Yung mga violet, parang ano siya, berries. Family ng berry. Berry, berry. Ala, talaga magkukulay yung sapatos mo dito pag ano, oh. Ang dami. Ala nga, oh. Ang dami na. Yan. Ito yung likod ng church. Malaki siya. Actually, malaki yung church. Pero hindi siya straight. Parang L-shape. Ayan, L-shape yung church. Saan? Oh, tara. Maaga pa naman eh. Hindi na siya ma-maintain. Ang ganda kayo dati. Ano kayo tuloy dito dati? Puntahan natin yung tubig. May tulay daw doon. Puntahan natin yung may tulay daw dyan. Eto, ano to eh, mahogany. Ayan ang tawag na to? Hindi acacia yan eh. Ano acacia? Hindi siya acacia. Tingnan mo, baka may ano, yan yan, may ahas. Ano na to? Parang may ano doon, well. Doon tayo sa medyo masukal. Oh, sukal talaga. Nature tripping naman tayo ngayon ulit. After Tanay dito. Oh, di ba? Ah, ito. Ito yung bridge. Tapos hindi niya alam, ayan pala yung tubig, hindi may ano. Malalim to, ma? Oo, malalim yan, Jeda. Oo. Tara na. Let's go back, guys. Sugat sa probinsya namin, oh. Didikdikin mo lang yan. Tataltalin tapos pigain mo. Ipapatuloy mo yung katas niya dun sa may sugat. That's the natural ano, gamot sa amin. Wild gamot. Kailangan natin mag-register isa-isa. Kaya, nag-form siya ng line. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang na isubong sa panunay ng iyong mga kamay. Pagpalagi mo ang aming mga kutusikap na bumapasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Oh.
at sumayin din. Mga kapatid, ngayong ikalawang linggo ng Adviento, ipinakikilala sa atin si Juan na siyang magmamanda sa daan ng Panginoon. Siya ang simbolo at uwahan ng paghahanda sa panahon ng ito. Kung sa unang linggo ng Adviento ay binigyang pansin natin ang darating na panahon, ipinahalaga naman ngayon sa atin na ang panahon ay nagsisimula na. Tinawag ng Panginoon si Juan mula sa ilang upang simulan ang misyon ng paghahanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas na ipakikilala na malaman, ngunit nasa piling na rin nila. At isuot mo ang walang hanggang paningin ng Diyos. Ipaglaban mo ang kanyang paghihiram at ipunto mo sa iyong ulo ang korona ng kalangitaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanggal ka niya sa lahat ng tao. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng kapuhiran at karangalan ng pagiging mga Diyos. Jerusalem, tumindig ka at umagyat sa mataas na buwan. Tignan mo ang iyong anak na sa isang tanong lamang ng Diyos na banan ay nabibigon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Marami na ngayon ang naglabasan ulit sa kanilang mga bahay para mag-shopping, maghanda, bumili ng mga bagay-bagay na para sa darating na Pasko. Bumili ng mga dekorasyon, Christmas tree, Advent tree, mga tulad yan, Christmas lights, marami namin magpapalitaw.